Okay, for the case involving husband and wife, Rodelio Campos and Rosalie Campos. Our witness is the daughter, or one of the children, Mary Rose Aquino. Nasaan po si Mary Rose? Mary Rose, sumumpa ka na kanina? Okay. Nagsumumpa ka na po kanina, so hindi na po kailangan na magsumpa uli. So ganun din po ang gagawin natin, Mary Rose. Papakwentuhin po namin kayo yung sa istorya nyo, dun sa mga pangyayari, dun sa pagpatay sa inyong mga magulang. So relax lang po kayo. Ang importante, totoo, ang sasabihin, malinaw ang istorya. Okay? So Mary Rose, ilang taon ka na? 23 po. Taga saan ka? Antipolo po. Ilang kayong magkakapatid? 5 po. Okay, so itong si Rodelio Campos and Rosalie Campos, mga magulang niyo sila? Opo. Ika-ilang anak ka? Panganay po. Panganay. Opo. Ilan po kayong magkakapatid? 5 po. Okay. Ano ho bang nangyari sa mga magulang niyo? Minatay po sila. Sinalvage. Bakit niyo po sinasabi? Pakikwento ho ang pangyayari. Nandiyan 20 po ng umaga. May tumawag po sa mama ko. Mga pulis po. Anong oras po yon? Ano po, after lunch po, yung unang tumawag po ay si Torres. Tapos po, yung pangalawa po, yung isa rin pong pulis. Tapos sinagot po yun ng mama at papa ko. Anong lugar po ito? Taga saan po kayo? Antipolo po. Anong barangay sa Antipolo? Langhaya po. Okay. So, nung umaga, dun sa sinabi niyong pecha? Opo. Anong pecha huuli yun? June 20. June 20. Nung umaga po. May tumawag sa mama niyo o sa papa niyo? Sa mama ko po. Na isang pulis? Opo. At nakilala nyo, alam nyo, opo, yung pangalan? Kilala ko po siya. Torres. Opo. Alam nyo po ba yung rango? PO3 po. PO3 Torres. Opo. Alam mo po ba na talagang pulis siya ng Antipolo? Dati po ngayon, wala na po siya sa pagkapulis. Okay. Ngayon, wala na? Opo. Sino pa po yung tumawag sa kanya? Nung bandang alas 5 po, uling tumawag po sa kanya yung pulis na Rabe. Rabe? Opo. Na... Ano po, tumawag po kay mama, naliligo si mama, hindi po nasagot ni mama. Sabi ko po, mama, ay tumatawag sa inyong Rabe. Tapos sabi ni mama, hayaan mo muna, naliligo ako. Tapos maya-maya po tumawag siya sa papa ko. Nung araw po nun, nagtataka ako bakit nag-loudspeak ang papa ko. So nandun din yung papa niyo sa, opo, sa oras na yon. Opo. Tapos, so sinagot ng papa mo? Sinagot niya po, tapos... Nakinig po ako. So, loudspeaker? Nabigla po. Yung araw lang po na nag-loudspeak ang papa ko. Noon lang? Pagkakatanda mo? Na, first time na na-loudspeaker? So, alas 5. So, ano ang narinig nyo? Galit na galit po yung polis na yun sa papa ko. Rabe? Pumunta na daw po sila. Yun ang pagkakasabi. Opo. Pumunta na sila. Saan po? Hindi ko po alam kung saan lugar eh. Basta ang alam ko po, magre-remit po sila. Aside from you, tsaka yung mga magulang nyo, meron pa ho bang iba sa bahay nung time na yon na tumawag yung Rabe? Mga kapatid ko po. Ilan sa mga kapatid mo ang nandun din? Lahat po kami. Narinig din kaya nila yung naka-speaker na telepono? Opo, narinig po. Okay, so ano pong nangyari after that? Tapos dali-dali pong umalis yung mama at papa ko. Dala po nila yung ano, iriremit na pera dun sa Rabe. Sino hong nagsabi na may iriremit na pera? Papa ko po, tsaka si mama. Sinabi po ng inyong mga magulang sa iyo? Opo. Nagtanong ka bakit magriremit sila ng pera? Opo, dahil po yung shashabu, last na po yun, yung magriremit sila, last na po talaga yung pera na yun, na iriremit po nila kasi magbabago na sila. O, ano yung sinasabi mo na... magre-remit ng pera? Opo. Sa kay Rabe? Opo. Na sinasabi mong pulis? Pinagbentahan bakit sila magre-remit? Pinagbentahan po ng shabu yun. So sinasabi mo ngayon na nagbebenta ng droga
Ang inyong mga magulang? Opo, galing po sa kanila yun. Teka muna, pakitanong muna Mary Rose, no? Pakisagot lang please kung ano lang po ang tanong, no? So sabi mo nga, pinapunta sila kung saan man sila. Opo. Pumunta. Opo. Gawa nung sinabi ni Rabe. Opo. Na narinig nyo sa cellphone. Opo. Ang speaker, na pumunta sila kasi tapos sinabi nga ng parents mo na may ire-remit. Opo. So ang tanong po ng marami siguro ngayon, bakit ho magre-remit yung mga magulang nyo dyan sa pulis na yan na sinabi nyo yung Rabe? Yun po yung ano eh, pinagbentahan po. So nagbebenta ng droga ang iyong mga magulang? Opo. Pareho? Yung mama mo, tsaka papa mo? Si papa lang po, sumasama lang po yan si mama eh. So ang tunay na nagbebenta ay yung papa mo? Opo. Pero sabi mo, sumasama sa papa mo. Opo, kasi yung mama mo. Ayaw niya pong hiwalayin si papa eh. Sa pagkakatanda mo, gaano na ba katagal nagbebenta ng droga ang inyong papa? Mga isang taon po, mahigit. Bakit mo alam yun? Kasi kinukwento po sa akin ni mama eh, tsaka ni papa yun. Na nagbebenta sila? Opo. Ng droga? Opo. Saan pa, alam mo ba kung saan kumukuha ng droga? Kung alam mo lang? Opo. Bakit mo alam? Sinasabi rin po sa akin ni mama. So sa pagkasabi sa inyo ni mama, saan nila kinukuha yung droga? Sa mga pulis po. Pulis ng ano? Antipolo. Kilala mo po ba ang mga pulis na yan? Opo, na nagbebenta ng droga? Opo. Sa mga magulang mo? Opo. Paano mo alam ng mga pulis sila? Kasi po, pumupunta sila sa bahay. Natin po nila yung droga dun sa bahay namin, pinaparipak po sa papa ko. Pag pumupunta... Madam Chair, yes. Para lang fair, kasi sa mga resource persons, let it be put on record na June 20, 2016 nangyari ito, di ba? Opo. Okay. Kasi nag-take over yung mga resource persons July 1 or July 2. So, 10 days later. So, wala pa silang kinalaman dito as far as leadership is concerned. Gusto ko lang liwanagin yan, Madam Chair. Para lang parehas. Yes. Yes, we take note of that. Okay, so, okay. So, sabi mo, ang mga polis mismo ang nagdadala ng droga. Opo. Paano mo alam na polis sila? Naka-uniform po eh. Tsaka ano po, alam ko po kung saan sila naka-destino. So pumupunta sila sa bahay ninyo. Opo. Nasabi mo, magbibigay ng droga o magsusupply ng droga sa mga magulang mo, lalo na yung father mo, na naka-uniforme. Opo. Ilang beses na ho ba sila pumupunta sa... Maraming beses na po. Pag sinabi nyo maraming beses, kasi sinabi nyo po, isang taon na... Opo. Nagbebenta ng droga yung yumao mong ama. Opo. So, sinabi mo, maraming beses pumupunta sa bahay nyo para magdala ng droga. Opo. Mga ilang beses po kaya? Kung kunwari, natatandaan nyo lang po. Kunwari po sa loob ng isang linggo, apat na beses sila pumupunta. Mm-hmm. At ilan ang pumupunta? Ilan ang pumupunta sa inyo? Minsan tatlo po sila, minsan dalawa. Hindi po ano... Pare-paro, dalawa, may gano, may tatlo. Oh, ito ho bang mga pumupunta sa inyo ng ilang beses, sinabi nyo nga, apat na beses kada linggo, sila pero pareho lang ho ba sila na dalawang pulis, tatlong pulis, o ano? Po, pero pareho lang ho ba sila? Opo. Yung dalawa, tatlo? Hindi po, iba-iba po yun. Iba-iba? Opo. So, gaano karami yung mga pulis na yan na sinasabi mo na madalas pumupunta sa bahay ninyo, pero iba-iba naman, minsan dalawa lang sila, minsan tatlo lang sila. Sa mga pagkakakilala nyo sa kanila na mga sinasabi nyo pong pulis, mga ilan po kaya ito, itong grupo na yan? Mga ano po eh, mga 30, mga 40 po sila. Sigurado ka po? Opo. So ano-ano lang sila? Parang paiba-iba? Iba-ibang opo. Ano? Opo. Meron ho ba kayong mga pangalan? Meron po. Nandyan pa kaya sila? Opo, nandyan pa po. Nandyan pa? Opo. Alam ko na sa inyong sinumpa ang salaysay, nagbanggit ka ng mga pangalan. Opo.
Pero hindi naman po ganong karami yung linagay niyong mga pangalan dito sa affidavit niyo. So ilan nga po itong nabanggit niyo dito? Pero sinasabi niyo po halos mga 30 or 40. So sinasabi niyo ho ba sa amin, hindi niyo kilala lahat yung mga pangalan? Yung iba po sa mukha, iba sa pangalan po. So dun sa mga kilala mo sa pangalan, sigurado ka sa mga pangalan na yon? Opo. Bukod sa naghahatid ng droga, sinabi mo na rin, meron pa ho bang ibang ginagawa ang mga pulis na yan kung meron man kapag pumupunta sa inyong lugar? Inutusan po nila si Papa na isama sa mga raid po. Ah, so ibig mong sabihin mga asset ang Papa mo? Opo. Pag sinabi niyong asset, anong ibig pong sabihin nun sa pagkakaalam mo? Aso po ng mga pulis. Aso? Ano pa po kung tawagin sila? Aso ng mga pulis. So ano ho ang ginagawa ng isang aso ng mga pulis? Magmamanman po sila kung saan yung kunwari po may malaki dun sa isang bahay na malaking droga. Mamanmanan po, tapos tatawagan po nila yung mga pulis. Tapos sasabihin po ng mga pulis, may tatrabawin tayo, tapos i-raid na po nila. Yung unang papapasokin po nila yung Papa ko. So, kinoconfirm mo, Mary Rose, na asset yung Papa mo. Opo. Kasi sinasama sila ng mga pulis na yan kapag meron silang rine-raid. Opo. Sa pagkakaalam mo, ilang beses yan ginagawa? Kung alam mo lang po. Maraming beses na po, hindi ko lang po alam kung ilang beses, basta maraming beses na po. Paano mo alam na maraming beses? Kasi po, yung mama ko sinasabi rin po sa akin, tapos po yung ibang mga pulis na yan, malapit din po sa may bahay ng asawa ko nakatira. So may asawa ka na pala? Opo. Okay. So, hindi mo lang matandaan, pero sabi mo nga, maraming beses na sumasama-sama ang Papa mo sa mga operations o sa mga raid ng mga pulis na yan, na mga sinabi mo na sa isang grupo. Ano pa ho ba ang ibang ginagawa ng mga pulis na yan kapag nasa bahay ninyo, kung meron man? Yun nga po, pagkatapos po nila mang raid, yung mga nahuli po nilang shabu sa mga tao, pabebenta po nila sa Papa ko, papadeliver din po sa mga kasama nilang asset. So, ibig mong sabihin, alam mo, dahil siguro kwento ng Papa mo o ng Mama mo, na kapag sumasama sa operations o sa raid ang Papa mo, meron silang mga nahuhuli o meron silang nakukuha na mga shabu. Tapos dinadala yung shabu na yan sa bahay ninyo. Opo. Hindi, nakakita ka ba ng ganon? Nakita mo ba mismo yung ganong mga pagkakataon na merong shabu na dinadala yung grupo na yan sa inyong bahay? Opo. Paano mo to nakikita? Anong ginagawa nila? Naka-plastic po yun na sa parang basta malaki pong plastic, tapos sinasabi po nila, balutin na, tapos ibigay na sa mga tropa nila. Ibibigay sa mga tropa nila? Pag sinabing tropa nila, ano po yun? Yung mga rin pong asset ng mga polis. Ang alam ko po dyan ay sinusurrender dapat yung mga shabu na yan. Meron ho bang sinabi ang Papa mo, Mama mo tungkol dyan? Meron ba ho ba silang sinusurrender? Wala po. Wala silang sinusurrender. So ano pa ang ginagawa nila kapag dinadala nila yung shabu sa bahay ninyo? Di po nila isusurrender yung kasi miss nyo po yung police ang kasama man raid po. Sila po yung nagdadala na sa bahay ng mga items. Pagkatapos po nilang i-raid, may hideout silang pinupuntahan. Marami pa silang ibang mga pinupuntahan. Opo. So ano pa ho? Meron ho kayong yung pagre-remit na sinasabi nyo. Balik tayo dun sa nangyari nung araw na yon. Opo. Nasabi nyo nga, umalis yung mga magulang mo nung nakakuha sila ng tawag galing kay Rabe. At ang sabi ka mo, ng nanay mo o ng tatay mo, may i-remit kami. Opo. Magkano po yung alam nyo na iririmit dapat nung araw na yon? 50. 50 what? Pesos? 50,000 po. 50,000. Kasi last na po yun
But do you mean, ano po bang ibig sabihin ng sinabi mong last na yon? Kasi po magbabago na sila, magbabalik na po ulit si Papa sa pagmamaneho niya. Mm-hmm. So, nakita mo ba na may dala talaga silang pera nung umalis sila? Opo, pera lang po yung dala nila nung umalis sila. Saan nang galing yung pera na yon? Pinagbentahan po nila nung last na yon. Okay, sinabi mo pera lang ang dala nila. Opo. Wala na silang ibang dala? Wala na po. Wala silang dalang cellphone? Meron po silang dalang cellphone. Sino yung dalawa? Opo. Okay, so ano pong nangyari after that? Tapos po yun. Bumalik pa ho ba sila? Nakabalik pa ho ba sila? Hindi nung umalis na sila nung araw na yon? Hindi na po. Bakit? Kasi po, pag alis po nila na June 20 ng alas 6, bandang 8 po, nag-text po yung mama ko sa tito ko. May huling text po siya sa tito ko na ang sabi niya po sa tito ko, pag hindi, bako-bako nga po yung text eh, pag di na daw po sila nakauwi, si Robbie lang daw po nagpapunta sa kanila at nagpatawag. Tapos pangalawang text po, sabi niya sa tito ko, Duko, pag namatay kami, ang papatay sa amin ay si Hong. Sino si po? Si Hong po. Opo. Sino po yon? Polis po. Bakit kaya nasabi nila na si Ong ang papatay sa kanila o si Rabe? Si Hong po. Si Hong. Yun po yung text na huli sa akin. Ay, huling text po ni Mama sa uncle ko. Tinext sa uncle nyo? Opo. Nasaan po ngayon yung uncle nyo? Nasa trabaho po. Pinakita ba ng uncle mo ang text na yon? Opo. So kitang-kita mo yon? Opo. Na ganun ang sinabi ng mama mo? Opo. So, ano po nangyari? So, kailan ho nyo nakita muli? Ano po? Yung mga magulang? 22 na po. Kilala mo ba si Hong? Opo. Kilala mo? Ano po nga? Isa ho siya sa dating pumupunta sa inyong bahay na sinasabi mo para maghatid hindi ng droga? Hindi ko po siya naabutan sa bahay. Kilala rin po siya ng mga kapatid ko. So, never mo siyang nakikita noon? Opo. Pero, kilala siya ng mga kapatid mo? Opo. At siguro ng mga magulang mo? Opo. So, ano, kailan ho uli nakita yung mga magulang nyo? Nakita ko na lang po sila na 22 sa morgue na po. Kailan nyo po nakita yung mga magulang nyo na patay na sa morgue? 22 po, nang bago po manangalian. So, ilang araw pa pala yung nakalipas? Opo. Bago nyo nalaman at nakita na patay na opo ang inyong mga magulang? Opo. Sino po nagsabi sa inyo na patay na ang mga magulang nyo? Yung pulis po. Sinong pulis? Si Gamad po. Si Gawad? Gamad po. Gamad. Isa siya sa mga miyembro ng grupo na yan? Opo. Na madalas pumupunta sa inyo? Opo. Kailan po niya sinabi sa inyo? Nung ano po, nung 22 na bago po manangalian. Ano po exactly ang sinabi niya? Sabi niya, ano, yung mama niyo, ano, nasa morgue na po, sabi niya kasi may nahanap daw po siyang kaibigan niya. Tapos sinabi niya sa amin, nakita daw niya po yung mama at papa ko nasa morgue na daw po. Patay na. So ano pong ginawa niyo? Pumunta po ako ng morgue. Nakamunta ko, patay na po talaga sila mama. Tapos malinis na sila. What do you mean malinis na po? Na-autopsy na po. Meron ho bang nagsabi sa inyo? Meron bang nag-inform sa inyo bago ito na-autopsy? Wala po. Kasi yun nga lang ang unang pagkakataon na nalaman nyo o nakita nyo na patay na pala sila. Opo. Pero sigurado kayo, wala hong nag-advise sa inyo tungkol dyan sa pag-autopsy. Wala po. Alam nyo po kung sino ang nag-autopsy? Anong opisina? Ano po? So ako daw po yung nagpunta doon, nag-autopsy. Ano po bang sinabi ng Soko? Wala, yung ano lang po nagsabi sa amin yun doon po sa morgue ng gwardiya po. Na inotopsy na daw po sila mama ng Soko.
So ano po nangyari after that? Just an interjection. Yes, meron ba, hindi nyo ba tinanong anong nangyari sa mga magulang nyo at nasa morgue na? Meron ba kayong impormasyon na nalikom kung ano ang nasa likod ng mga pangyayari? Na saan, kung meron man, ano ito? Ang sabi lang po nila sa akin, nakuha lang po daw nila yung mama ko sa puting bato at ang papa ko sa morong na po. Oh, so ang pagkasabi sa inyo po, natagpuan yung mga bangkay ng mga magulang nyo sa mga lugar na yon. Papa mo sa morong, si mama mo sa puting bato. Ano po yung puting bato? Barangay? Opo, dun po yung sa may Arsian ni. Sino pong nagsabi na dun nga sila natagpuan? Magkahiwalay, sigurado magkahiwalay na lugar po. Opo. Ito. Sino ho ba yung unang natagpuan? Halos sabay po sila dinala dun ni. Sa? Sa morgue po. Sa morgue. Opo. Sino po ang nagsabi sa iyo? Yung gwardiya po doon. Yung gwardiya. Tinanong nyo yung gwardiya. Although sinabi nyo po kanina na si Gamad, siya nagsabi sa inyo na patay na. Opo. Ang inyong mga magulang. Opo. Tinanong nyo ba itong si Gamad kung ano nangyari? Dali-dali na po siya umalis. Basta binalita lang po niya sa amin na nasa morgue na sila mama at papa. Hindi na po siya nagpakita noon. Hindi na siya nagpakita. Opo. Now, kailangan ko lang pong i-clarify ito kasi dun po sa sinumpaang salaysay nyo, kasi tinatanong ko po kayo kanina, bukod sa paghahatid ng droga, at sabi mo nga, para ibenta uli, meron po pa bang ibang ginagawa yung mga pulis ng mga sinabi mo kapag pumupunta sila sa bahay nyo? Kasi dito po sa sinumpaang salaysay nyo, gusto ko lang hong palinaw sa inyo. Number four, may I ask the members if they are minded to do so. Under number four of the sinumpaang salaysay of the witness, ang nakasabi po dito, madalas sa bahay namin ang mga tao na nakapangalan sa number three, meaning the third paragraph, meron hong ilang-ilang pangalan hong binanggit siya. Dahil doon ay nagdadala sila ng drugs para i-repack ng mga magulang ko. Kadalasan ay doon din ang pot session ng mga pulis na yan at naka-uniforme pa kung mag-drugs. Totoo ba ito? Totoo po. Sigurado po kayo? Opo, again, you're under oath po. Alam nyo pong ibig sabihin kapag under oath. Di ho ba? Paano nyo alam itong sinasabi nyo na kadalasan ay doon din sila nagpa-pot session? Pupunta po sila sa bahay, tas akit po sa taas, pinabababa po kami nila mama. Tas makulit po kasi ako, akitin ko, nakikita ko po doon, nagre-repack sila mama, tsaka si papa, tas gumagamit po yung mga pulis na yan. Ilang beses nyo po yan nakita na gano'n ang ginagawa? Maraming beses na rin po. Okay. Gumagamit din ho ba yung mga magulang nyo? Opo, inaamin ko po, gumagamit po sila. Ikaw? Hindi po. Okay. Maski ko mama nyo? Opo. At this point, I think those are the central factual points. Those are the basic points na mga nakasaad dito sa sinumpaang salaysay na inulit niya po, na ikwento rin based dun sa mga pagtatanong ko. Just one very quick clarification. So sinabi mo kanina na nariyampan yung ilang mga pulis. Paano mo alam yun? Dahil nakikita mo pa sila? Nandiyan ka pa ba sa lugar na ito? O ba't mo nasabing alam mong nandiyan pa sila? Naka-duty po dun sa may ano eh, sa may malapit sa amin sa Petron. Naka-duty pa yung ilang mga... Yung ilan po. May nagsabi po ba sa inyo kung ano ang tunay na nangyari sa mga magulang nyo? Wala po. Inimbestigahan ho ba ito? Opo.
Sino po ang nag-imbestiga? CHR po. Aside from CHR, yung local police po? Hindi po ako lumapit sa police Antipolo eh. Hindi kayo lumapit sa police? Opo. Yes, Senator Baum, you're recognized. Magandang hapon. Gusto ko lang po tanungin, ito po bang kaso ng ating witness ay open case ngayon? Is this an open case with the police? Kasi murder po ito, no? Yes. Unidentified gunman ang pumatay. Yun po ba officially? Ano po general yung official na nasa records po natin tungkol po sa magulang niya? The police version, Your Honor, is... Sige po, baka pwede niyo pong sabihin sa amin kung magkaiba po yung version. Yung father ay napatay, according to the records of Antipolo Police, napatay sa Encuentro, yung 20. Yung wife ay nakitang found dead body the following day, yung 21. Encuentro sa police or Encuentro with vigilantes? Encuentro or? With the police, Your Honor, sa 20, yung father. Mm-hmm. Yung mother niya, nakitang patay the following day. Mm-hmm. But then again, Your Honor, I would like to stress my point na number one, ito po yung nangyari before I was the chief NP. Mm-hmm. Number two, hindi po sila nagpunta sa amin para mag-complain. Had they come to our office at nag-complain, sigurado po matagal na po itong inaksyonan namin kung nag-complain sila. So sa records po, Chief, yung tatay po ay namatay sa Encuentro. Yes, so tapos na po 'yon. Open and shut na po 'yon. Yung nanay po nahanap yung katawan. So ito po ba'y open investigation pa? Ay, accounted po itong mother, Your Honor, sa death under investigation. So under investigation pa yung death niya. So open pa yung kaso? Open pa po. Your... So meron pang naghahanap ng hustisya dun sa kanyang nanay? Sa narinig ko ngayon sa testimony niya, Your Honor, ako mismo, naghahanap ako ng hustisya. Mm-hmm. I will never tolerate this to happen. Nagpapasalamat nga ako at sinabi niya yan. Dahil ngayon, additional na naman yun, eskalawag na police na... na discovery ko. I will not take this sitting down. Hanapin ko talaga yung mga polis na yan. Nagugulat po ba kayo sa kanyang kwento o ito po ay pangkaraniwan na kwento ngayon? Kasi alam ko po, excuse me, currently ho, nag-iimbestiga rin ho kayo among your ranks. Tama yes, po yun. Yes, Your Honor. So yung gantong kwento, kasi ho, marami ho sa amin dito siguro, baka nagugulat sa kwento po niya na yung polis mismo, yung nagsusupply dun sa kanyang mga magulang na inaamin naman po niya and under oath, sinasabi po niya totoo. Ito po ba'y nakagulat sa inyo? Or ito po'y pangkaraniwang kwento na ngayon? Hindi po, Your Honor. Dahil in fact, marami na tayong polis na pinagtatanggal dyan sa kanilang assignment. Tinapon natin sa Mindanao. Dahil nga, through intelligence report, nalaman natin na ganun yung kanilang involvement sa drugs. Pero ito ngayon, na meron talaga tayong witness, ito, i-prosecute na talaga natin itong polis na ito. Yung mga involved na ito. So kapag involved po dyan sa illegal na gawain, especially po sa drugs, ano po ang ginagawa ng PNP sa mga pulis? Itatapon lang ba o kakasuhan? Kakasuhan, Your Honor. That's why sinabi ko po na tinapon, dahil nga para right there and then na di-disrupt yung operations nila, pending any hard evidence to prosecute them. Dahil kung wala tayong kagaya nito, kung hindi siya lumabas, wala kaming hawak na ebidensya against these people. So, para ma-disrupt yung operation, drug operations lang sa kanilang EOR, tinatapon namin sa ibang lugar para hopefully ma-disrupt. Pero, hindi huminto ang iyas natin sa kakahanap ng ebidensya para po sila mapapanagot sa kanilang gawain. So, sa inyo po, whether kasama nyo po ngayon sa PNP, wala sa PNP, retirado na, or active pa, hindi na aktibo, basta may kinalaman, hahabulin po ninyo. Habulin po namin yun. Ito pong testimony po niya. Ano po yung pagtrato niyo po dyan? Is this, will you consider this in the resolution of the case of her mother? Magiging kasama po ba ito sa inyong investigasyon? Ito pong sinasabi po niya? Yes, Your Honor. Mm-hmm. Thank you, Ms. Chair. Thank you. Mary Rose, sinabi nga ho ni Director General De La Rosa na hindi naman kayo lumapit sa PNP and instead lumapit po kayo sa CHR. Bakit po kayo hindi lumapit sa PNP? I'm sorry, siya pala. Okay. Kasi po,
Natatakot po akong lumapit sa mga pulis ng Dipolo kasi po bata po nila yan si Mama at si Papa. Baka po pag lumapit ako dun eh, patay na rin po nila ako eh. So lumapit sa CHR? Opo. Nung wala, so hanggang ngayon ho ba, hindi pa kayo bumabalik sa Antipolo? Hindi po. Ilang araw na po kayo na hindi bumabalik sa Antipolo? Dadalawang buwan na po. Dadalawang buwan? Opo. Habang wala ka sa Antipolo, meron ka bang alam na pwedeng na hinahanap ka o meron din na ginagawa na meron bang banta either sa iyo o sa mga kapatid mo? By the way, nasaan po yung mga kapatid niyo? Tinago ko po sila doon sa tito ko. Kasi kilala po nila yung mga pulis na yan. Natatakot po ako baka... So wala na pong tao sa bahay niyo? Opo, umalis na po kami doon kasi po patay na po sila Mama. Nakaburo pa po, umiikot pa po sila sa bahay namin. Ilan nga ho kayo magkakapatid? Lima po. Meron kang sinasabi, ewan ko po kung nasa ano ho ba, na meron kayong kapatid na may diferensya nga. Opo, yung may epilepsy po, hindi po nakakapaglakad. Hindi nakaka? Hindi po nakakapaglakad. Epileptic? Opo. Ilang taon na ho siya? 7 taon po. So kasama ho siya dun sa ngayon sa tito nyo? Opo. Na pinatago nyo? Opo. Okay. Senator Sunny? Senator Chulianes, please. Thank you, Madam Chair. I would just like to address my questions to Director General De La Rosa. Sir? Dito sa mga, at least dun sa 2 cases na nilabas ng ating chairman, nakikita na yung mga statistics na nire-report ng PNP ay kasama yung mga ganitong mga kaso. So, kaya nga ako ay question the wisdom, bakit itong mga nasa baba ang tinitira when in fact, kung yung mga drug lords na malalaki, identified nyo na. And ito, based on the 2 testimonies, or for that matter, at least yung kay Mary Rose, parang naglilinis sila ng mga connection nila dun sa drug links. At sa mga drug syndicates. So, bakit ganun yung naging strategy natin na dito sa pagsugpo nyo ng illegal drugs? Bakit yung mga mahihirap, yung mga pusher na in this case, sila pa yung mga nagre-recycle ng mga droga, and in the case of Hara kanina, yung tatay na damay din, tapos yung Peter Lim na yun yung in-identify nyo na talagang isa siya sa national drug lords, nakausap pa mismo ng presidente, and ngayon he is walking freely. Tapos yung mayor na ipinarada natin, na sinasabi natin isang malaking drug lord, bumalik na rin sa probinsya. So yun yung hindi maintindihan dito sa tactics and for that matter itong strategy ninyo. So paki-explain nga, sir. Your Honor, yung ating pong kampanya sa Dugay, walang pili. Mayaman ka man, mahirap ka man, pulis ka man o civilian, pag ikaw po ay kasama sa illegal na droga, talagang inoperitan ka namin. Number one po, let me explain. Yung case po nung mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa, kaya po siya nakabalik sa kanyang puesto. Dahil right after nag-surrender siya, wala po kaming hawak na warrant of arrest para i-detain siya. Now, hintayin na lang po natin, lalabas yung warrant. Kasi pag-surrender niya, nag-serve kami ng search warrant doon sa kanyang bahay. Marami tayong nakuha mga armas. Marami tayong nakuha around 12 kilos na shabu. Sigurado ito, pinailan namin ang kaso at paglabas ng warrant, huhulihin po namin siya. Sa ngayon po, why nakabalik siya sa pagiging mayor? Siguro tanungin natin yung DILG kung anong status niya. Basta kami, on the criminal side, on the criminal aspect of him, wala po kaming hawak, may panghawakan na para i-detain siya at pigilan siya na bumalik ng pagiging mayor. Okay. So, which brings me to my next question.
So, itong narco list na sinasabi, ano ang basis nito? At least doon sa barangay level. Dahil, kunyari, sa AFP, ano, meron tinatawag na order of battle. Ito, binabalidate ito, tinatriangulate ito ng iba't ibang mga agencies. Yung dito sa PNP, ano ang basis, sir, nitong mga narco list na ito? Binibigay ba ito ng mga barangay captain? Or anong, paano nyo ginagawa ito, General? Ito po ay combination na po, Your Honor, sa mga listahan na binigay ng mga barangay kapitan ng BADAC at saka yung listahan na galing sa police station. Itong mga nasa lista ng watch list po natin sa mga drug personalities. So anong wala rin tayong pinanghahawakan sa kanila, in short, sir? When you say pinanghahawakan na hard evidence, yeah, wala po. Kasi kung may hard evidence tayo, hindi lang watchlist yan. Talagang pinela natin ang kaso. Okay. Marami po tayong alam kasi na nag-operate dyan based on reports sa intelligence na talaga silang involved. Pero iba po yung intelligence, iba yung investigation. So anong ginagawa natin, sir, dun sa mga nagsosurrender? Pag kinakatok natin sila na nandun sila sa listahan, magsosurrender sila, anong plano natin gawin, sir, sa kanila? Para doon po sa mga users, Your Honor, alam naman po siguro natin lahat na tayo po ay kulang sa drug rehabilitation center. Kulang po tayo sa infrastructure to cater to these numbers of surrenderers. Ang ginagawa po namin is binalik po na, after ng surrender nila, pinaprocess namin sila, kinukunan ng data. Then after that, binabalik namin sa barangay kung taga saan sila, and we request the barangay captains, the barangay officials to monitor these people to let them report even twice a day, once in the morning, once in the afternoon, para ma-monitor kung sila ay bumabalik sa kanilang dating gawi sa paggamit ng druga or pagbibinta ng druga. That's the most that we can do for the moment, Your Honor. Well, naiintindihan ko, no? But yun na nga, may mga reports din dito na yung mga nag-surrender na in just a couple of days, sila naman yung mga tinutumba na, sir, ano? So, paano yan? Your Honor, marami po kasi nag-surrender for convenience dahil takot siya, gusto lang nila ipakita na nag-surrender sila para hindi sila habulin ng police. Now, ngayon, the following day, nagkakandak ng bypass operation ng police, sila na naman ang involved at lumaban sila, kaya sila natutumba. Ganun po nangyari, Your Honor. That's reality on the ground. Okay. So, anyway, napunta tayo dyan sa mga nanlaban, ano? Dito muna tayo, sir, sa ano, vigilante killings. Kasi lumalabas dito, aside dun sa mga nanlaban, yung legitimate operations na sinasabi nyo, malaki yung number nung mga pinatay because of yung mga naka-bonnet, mga vigilante, riding in tandem, kung ano-ano. Nagbigay na ba kayo ng order, sir, sa PNP na ihinto na yung mga RD ninyo, mga PD, na pagka hindi nila napigilan itong vigilante killings, ay i-relieve nyo sila? Dahil, ano na ito eh, parang anarchy na ito. So, ano, sir, ang course of action nyo dun sa alarming number ng vigilante killings? Right now, Your Honor, these cases are considered as classified as death under investigation. So ongoing po investigation nila, and I am encouraging and I am pressuring my subordinate commanders to fast-track the investigation, Your Honor. Eh, paano, sir? Eh, continuous yung patayan eh. And it's happening under your watch now. Pagka nagtuloy-tuloy ito, maraming mag-interpret nito na you are condoning or tolerating yung mga vigilante killing, sir. Alam mo, Your Honor, isa lang po ang susi nito lang lahat. Sana mag-order si Presidente Duterte sa amin na you stop the war on drugs at pabayaan na lang natin yan. Pag kami po'y pagod na sa trabaho na ito. Kung tutusin, sobrang na po pagod na yun. Marami ng polis ko na mamatay. Gusto ko nang ihinto ito kung tutusin. Well, magsabi lang sa Presidente, tapos na. Ayaw ko na. Well, General, we sympathize with your plight. Hindi natin pinapahinto itong operations ninyo. And in fact, just to be clear,
Itong hearing ba, habang nag-hearing ba tayo, ay humihinto ba yung operations on the ground, sir? Hindi po, Your Honor. So, dahil po, tuluyan, tuloy-tuloy po ito. 6 months lang yung binigay sa amin ni Presidente na tapusin ito. Kaya tuloy-tuloy po ito. Okay. So, hindi mabiblame na dahil dito sa hearing ay naapektuhan yung operations nyo on the ground. So, nililiwanag ko lang yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito is hindi natin pinapahinto yung war on drugs na programa ninyo. Pero ang sinasabi natin dito, yung vigilante killings, eh, sinasabi nyo, wala kayong kinalaman doon. Wala ho ba kayong kinalaman doon, sir? Wala po, Your Honor. Wala. Malumpa ko sa'yo talaga. Yes. Wala akong kakala, wala akong kinalaman yan. I believe you. I believe you, sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman, sir, bigyan ng directive yung mga PD ninyo na pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, i-relieve ko kayo. Pwede yun, sir, eh. Pwede, Your Honor. Pwede, sir. Pwede, pero hindi nyo pa, sir, na bigay yung order na yun. Hindi pa. Mayroon akong directive dyan na talaga imbestigahan nila, Your Honor. Mm-hmm. But right now, yung aking mga tao kasi, Your Honor, busy dito sa war on drugs. Nakita ko po, maraming namamatay, ay naamin ko, maraming namamatay ng mga death under investigation, allegedly vigilante killings or syndicate killings na sila-sila nagpapatayan. Pero ito pong yung aming kampanya ngayon is nasa amin po yung momentum, kaya hindi po kami, ayaw kong sabihin ko naman sa kanila na i-relieve ko kayo o tatanggalin ko sa pwesto dahil yung death under investigation niyo hindi niyo na nabigyan ng tuldok, hindi nyo naipahinto. Samantala, nakikita ko man on the other side na maganda po yung takbo ng kanilang kampanya sa droga at napipil po ng mga taong bayan na nagiging safe na po sila. So, unfair din sa aking commander kung right there and then tatanggalin ko sila dahil sa death and investigation. Nakikita ko na maganda yung takbo nila, natutuwa yung mga tao dahil safe na sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kalsada. So, well, babalas ko po, Your Honor, babalas ko po. Okay. Well, ako, General, ang sinasabi ko lang sa mga ating mga pulis at kasama na sa inyo, let's just do the right thing, ano? Alam naman natin, sir, kung ano yung tama rito at hindi naman tayo training dyan sa academy to do what is wrong and what is illegal. At ang sinasabi ko lang, General, umiikot yung mundo, eh. Alam nyo, itong si President Duterte, nakapwesto siya ngayon. Eh, malay natin, yung susunod na makakapwesto, eh, ang prioridad naman ay human rights at magkandak naman ng mga investigasyon. Biden, retired na kayo at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ating mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binuksan ho yan at isang honest to goodness investigation, kailangan properly yung operation talaga at otherwise sila rin naman nanagot long after yung mga commanders nila ay nag-retire na, nawala na, ito yung mga nag-guarantee sa kanila, sagot ko kayo, wala mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. And the history ng mga tropa natin is replete with such examples, ano? Yun lang mga military escorts ni Ninoy. Nakulong yun ng mga 3 decades, eh. Yung mga enlisted. Pero yung mga boss ba nila, nakulong? Hindi. Ganon din, ginaranti rin yan sila na kami bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. And ito, just recently, yung mga na-involved dun sa Chopper Scam, dun sa dating Chief PNP, pirma rin yung mga members ng BAC. Thinking areglado sila nung commander nila. Pero nung nagka-imbestigahan, laglaga na. Ngayon may kaso sila. So kumbaga, ganon, eh. Kaya nga, hindi tayo maliligaw, General, kung tama yung ating, regular yung ating mga operations, kung properly yung pagkandak ng operations, so hindi tayo mapapahamak. That's all, Mr. Chairman. Madam Chairman. Much at this point, we're just gonna recognize one more member of the Senate to ask
question, I'd like to announce that after the questioning by Senator Frank, we need to suspend already the proceedings and to resume tomorrow morning, and that bukas pong umaga, ang unang-una po nating pasasalitain dito ay si Police Director General De La Rosa para ibigay na po ninyo ang report, and then magtatanong na ho kami sa inyo. So, Senator Frank, please. Yes, very quickly lang. General, ilan na po ba ang namatay? How many died out of police operations? Because we get conflicting reports. According to the count of the media, there were 684 drug-related killings. But in your testimony before the committee of Senator Lacson, you said there were 665 legitimate police operations which resulted in deaths, and 899 deaths, including possible vigilante killings. So ang tanong po, just so that we can prepare for tomorrow's hearing, ilan na po ba ang namatay dahilan po sa ating kampanya sa droga? Your Honor, total of, as of today, 712 are killed in police operations. 712 in police operations? Yes, Your Honor. Okay, as of today. What's the covered period starting from what day? July 1, Your Honor, since I assume. July 1. July 1 to date. Excuse me, to date or last Friday? Kasi I understand every Friday yung oversight, ano nyo eh? So, as of Friday. As of today, sir. As of today. As of today, no? 712. Now, how about the so-called vigilante killings? How many are reported? Since July 1 also. Your Honor, it's, as of today, it's 1,067 deaths under investigation. These are the non-police operations. Outside of police outside operations. Police. So a total of 1,779. Yes, Your Honor. No. 1,067 is the vigilante. Is it non-police? Non-police operations. Okay. The police operation is 712. Yes, Your Honor. Kaya ang kabuhan ay 1,779. Yes, Your Honor. Right. Ngayon, pangalawa po. Dito sa police operations, mayroon mga spot reports dito, hindi po ba? Yes, Your Honor. Now, Madam Chair, can I request our witness to bring in all these spot reports to the extent possible, especially those in the Greater Manila area, and in the subsequent hearings, the others outside of Manila. But I assume that the most number of deaths occurred in the NCR. Is that correct, sir? Yes, Your Honor. How many deaths in the NCR? Just police operations. It's 269, Your Honor, for NCR alone, killed during police operations. 269. All right. So can we have at the very least, what about Region 4, which is also near NCR? How many have died? So 269 na ba? Your Honor, all these figures are contained in my presentation, supposed to be, okay. Your Honor. All right. Ando lahat ng data. Okay, good. So that we won't tarry any longer on this. Yes, sir, can you just bring the spot reports for all of these cases? Your Honor, for your info, all these cases, either death during police operations and death outside police operations, yung DUI, death under investigations, meron po itong corresponding case folders, Your Honor. Nandun po yung spot report, nandun yung mga progress reports at saka updates, okay, sa investigation ng kaso. Okay. Meron po yan lahat. So you will bring all of these records tomorrow? Yes, Your Honor. And kung tomorrow, Your Honor, yung
nasa Mindanao kung kaya pa pa LBC bukas. Kaya, kaya nga sinasabi ko lang, NCR, Region 4, Region 3. Region, yes, NCR, Region 3, Region 4. 4A. 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 Yes, para sir. Po yung malapit lang. So, can you bring all of these cases together with the spot reports? Yes, Your Honor. Okay. Now, just how many tomorrow will include also how many cases have been filed in court? Yes, Your Honor. We'll or with that. The fiscal's office. Wala pa siguro sa huskado, ano? Sa piskalya pa lang. Yeah. Your Honor, out of the 1,067 death under investigation, we have already filed 268, Your Honor. So, 268 cases were cleared from the 1,067. From the 1,067. 268 were filed in the fiscal's office. Yeah, were cleared, Your Honor. Yeah. What have we cleared? Meaning filed in so fiscal's office. So identify po kung sino yung akusado. Identify po yung suspect. Sige. So if you can also bring this in. Cases, no? Yes, Your Honor. And how about on the 712? Mayroon na bang na-file ng kaso ang ating mga mayroon na bang kaso ito, may na-investiga ba ito sa 712? Ongoing investigation by the IAS, Your Honor. That's motor proprio. Pag may namatay sa police operations, motor proprio po ginakandakan ng IAS ng investigation. Wala pa pong naisang pa sa piskalya? Wala pa, Your Honor. Except doon sa dalawang akusado doon sa Pasay case, yung namatay sa loob ng station. All others, ongoing pa yung investigation. Yun na po, so that we you know, all this record they can bring tomorrow. Point of order lang, Madam Chair. Thank you, Senator. Just yes, point Senator. Of order. We are here also to educate the public, and I started out my opening statement with the term extrajudicial killing, which we have an AO-35. In the same manner, I think it's unfair to the PNP and to this administration na gamitin yung vigilante killings kasi alleged yun eh. No? So, let's just use the normal terms, murder, homicide, or yung death under investigation. Pag sinabi kasing 1,000 na yung vigilante, eh kaya nagre-react yung international community. Akala nila lahat eh. As I pointed out, Madam Chair, just as a last point, mas maraming patay araw-araw during the time of President Aquino, but we didn't call it vigilante kahit na drug-related o kahit na kapwa-carnapper. So may I request the PNP and all of our members, di ba, that let's follow the judicial and the industry, or in this term, the accepted terms, no, which is murder, homicide, death under investigation, extrajudicial killings, no? I think such a comment has elicited is used by the police themselves, media. That's why, Madam Chair, I'm also pointing at the police, but they meant alleged vigilante. Senator Baum, you want to say something? Yes, magandang point 'yon ni Senator Cayetano. Alamin ho natin dun sa 1067, ilan po doon yung may cardboard nakabalot ng duct tape, nakatali? Ito po ba 1067 din? Your Honor, if you will allow me to present my presentation, nandoon po lahat yan. Death with placard? Yes, that's a term placard that we can use. Death with placard siguro. Or death with duct tape. Nakalagay po doon sa presentation nyo. Okay, thank you very much. As stated earlier, we do intend to give the Police Director General De La Rosa time tomorrow morning to present his report, and then we will have a round of questioning from the senators, and this time around, I assure my colleagues that we're going to strictly follow the first come, first serve basis. Now, Senator Joel pleaded with me that he'd be given 1 minute to say something. Yes, but Senator Joel. But before that, Madam Chair, this is a parliamentary inquiry. Are we going to continue and follow the list for tomorrow, Madam Chair, just to make sure, because I've been here since 9:30 in the morning. Thank you. Sorry about that.
not a single second in this. Yes, pinakauna po. I know, sir. I know, sir. I know, sir. Just, I know it's also part of human rights, but I wanted to make sure lang, Madam Chair, that we will follow also. Thank you so much. Also, Madam Chair, just and the 1 minute that I asked from you, I wanted to ask po kasi if the numbers given to us, kasama po dito yung resisting arrest. I know that a lot of questions, or my own questions, would be tackled by the presentation. Kaya nga ho, we can't wait for the presentation. I just wanted to make sure, sir, baka kung wala pa man doon, baka mabigyan din tayo na isama yung resisting arrest, yung data on resisting arrest. Kasi ho, kanina pa, nakadalawang example na tayo kanina na nakita natin, and I was told by some of our friends from PNP, meron pong PNP operational procedure, no? I think in 2013, itong Rule 37, and we wanted to make sure if this rule is being followed, because it appears kanina dun sa nakita natin, mukhang hindi yun na-follow, and kung hindi na-follow, ano ba yung mga pupwede pa natin, kung meron po tayong gagawin. Again, just for the record, I want to put on record that we are one with the PNP chief and their crusade in fighting these evils of drug addiction in this country, itong illegal drugs na to, at we are in full support. Thank you, Senator Joel. Those matters will be tackled and can be tackled at tomorrow's resumption of the session. I'm sorry, Senator Dick. Madam Chair, just a point of collective privilege. Yes, point of collective privilege. 1 minute. It is my privilege to say here for the rest of the body that what was raised by Senator Cayetano and Senator Villanueva, we should complete the order, including Senator Aquino. Yes. When you say placards have to be shown, I want to point out that in the early days of previous administrations, there were houses being painted saying this is the drug of a house, this is the home of a drug pusher, and there were placards already being put around criminals, even during those times. Even during the time of the chairman as CHR. I hope the chairman is listening. I'm just being fair. Fair to the public more than anything else. Because even for, this is nothing new. This has been going on, Madam Chair, long before this happened. Second point I'd like to make as a matter of collective privilege. Unexplained killings has been raised, as I pointed out, in one of my interventions in the Senate, even by the United States government when I was lobbying for the Veterans Bill. This was raised by no less than a senator from Vermont, that they were not going to give us a dime for extrajudicial killings or unexplained killings. The other point I'd like to make is I'd like to ask the General De La Rosa if he would bring also the report on people killed riding in tandem. For so many years, we have been inflicted with this malady called riding in tandem. People are killed, and I don't hear any solution to these cases. This has been occurring long before this administration and beyond it. And so, therefore, I would like to know from the general, when he comes back, how many people have been killed riding in tandem, how many cases have been reported and solved and prosecuted to the successful occurrence. Thank you, Senator Gordon. You don't have to answer that, Police Director General De La Rosa. That should form part of your report I am not tomorrow finished, morning. Madam Chair, just to complete the picture so we can have a whole purchase on the investigation. I also would like to know how many cases of people, and maybe this should be from the Department of Justice, were allowed to escape from prison and have been able to perpetrate killings of people, including mayors, judges, fiscals, and finally, from the Department of Justice also, I would like to know whether, in fact, institutionally, as the law provides, and I reiterate this, how many cases of drug lords that have been incarcerated, obviously the case has been terminated in the lower courts, how many cases of confiscation of the profits of crime, meaning cars, houses, money in banks, have been confiscated by the Department of Justice and by law enforcement authorities. That is in the law. We will consider that.
because the additional materials that the good senator is asking, he wants to get from the Department of Justice, we will consider inviting representatives from the DOJ in future hearings. But right now, we have just two initial dates of hearings, today and tomorrow. We would want to take advantage of the time of our resource speakers and especially our witnesses, kasi hindi po madali sa kanila na humaharap sa ganitong proceedings. Now, as I said, I think it's time to really call for the suspension of the proceedings, but nakiusap po sa akin si Senator Ejercito na since hindi ho siya makakadalo bukas na umaga, 1 minute questioning and after him, then we will suspend to resume tomorrow morning. And again, kasi palagi nagagalit po sa akin si Senator Ping na kailangan sundin na po natin bukas yung order of arrival dun sa pagtatanong bukas. Yes, Senator J.V. Yes, Madam Chair, just a point of clarification. I just want to know if the witnesses, no, the relatives, if the cases of the relatives, have there been filed with the proper agencies like CHR or DOJ? I can answer that, Senator J.V. No, just want to, because, Madam Chair, I just want to make sure that there's no possible encroachment of jurisdiction because the way I see it, when listening, I think the Commission of Human Rights and the other agencies have been very active, no? In fact, they have reported their this morning regarding cases of extrajudicial killings and others. So, yun lang po, I'm just worried, Madam Chair. I am hoping that this would not hamper or stop the momentum of the Philippine National Police and other agencies in the war against drugs. Alam nyo, ngayon lang ho ito, this is unprecedented because I'm a mayor myself for 9 years. And this is the first time. And even Senator Lacson, who has been chief of the PNP before, even said also that this is the first time that the PNP or the government is gaining so much ground against the war on drugs. Ang ano ko lang, Madam Chair, ngayon lang talaga ang panahon na ang mga nabubuhay sa bato, mga mahilig sa bato, nagtatago kay bato. Huwag naman sana masayang. Well said. So, the chair now declares a resumption of the proceedings. A suspension of the proceedings to resume at 9:30 in the morning tomorrow. Thank you very much, everyone. Opo. Sino pa ho yung tumawag sa kanya? Nung bandang alas 5 po, uling tumawag po sa kanya yung pulis na Rabe. Rabe? Opo. Na, tumawag po kay Mama, naliligo si Mama, hindi po nasagot ni Mama. Sabi ko po, Mama, ay tumatawag sa inyong Rabe. Tapos sabi ni Mama, hayaan mo muna, naliligo ako. Tapos maya-maya po tumawag siya sa Papa ko. Nung araw po nun, nagtataka ako bakit nag-loudspeak ang Papa ko. So, nandun din yung Papa niyo sa, opo, sa oras na yon. Opo. Tapos, so, sinagot ng Papa mo? Sinagot niya po. Tapos, nakinig po ako. So, loudspeaker? Nabigla po. Yung araw lang po na nag-loudspeak ang Papa ko. Noon lang? Pagkakatanda opo, mo? Na, first time na nag-loudspeaker? So, alas 5. So, ano ang narinig niyo? Galit na galit po yung pulis na yun sa Papa ko. Rabe? Pumunta na daw po sila. Yun ang pagkakasabi. Opo. Pumunta na sila. Saan po? Hindi ko po alam kung saan lugar eh. Basta ang alam ko po, magre-remit po sila. Aside from you, tsaka yung mga magulang nyo, meron pa ho bang iba sa bahay nung time na yon na tumawag yung Rabe? Mga kapatid ko po. Ilan sa mga kapatid mo ang nandun din? Lahat po kami. Narinig din kaya nila yung naka-speaker na telepono? Narinig po rin po. Guro ngayon, bakit ho magre-remit yung mga magulang nyo dyan sa pulis na yan na sinabi nyong Rabe? Yun po yung pinagbentahan po. So nagbebenta ng droga ang iyong mga magulang? Opo. Pareho?
Yung mama mo, tsaka papa mo? Si papa lang po, sumasama lang po yan si mama eh. So ang tunay na nagbebenta ay yung papa mo? Opo. Pero sabi mo, sumasama sa papa mo, opo, kasi yung mama mo. Ayaw niya pong hiwalayin si papa eh. Sa pagkakatanda mo, gaano na ba katagal nagbebenta ng droga ang inyong papa? Mga isang taon po, mahigit. Bakit mo alam yun? Kasi kinukwento po sa akin ni mama eh, tsaka ni papa yun. Na nagbebenta sila? Opo. Ng droga? Opo. Saan pa, alam mo ba kung saan kumukuha ng droga? Kung alam mo lang? Opo. Bakit mo alam? Sinasabi rin po sa akin ni mama. So sa pagkasabi sa inyo ni mama, saan nila kinukuha yung droga? Sa mga pulis po. Pulis ng ano? Antipolo. Kilala mo ba ang mga pulis na yan? Opo, na nagbebenta ng droga? Opo. Sa mga magulang mo? Opo. Paano mo alam? Ano ho bang nangyari sa mga magulang nyo? Pinatay po sila. Sinalvage. Bakit nyo po sinasabi? Pakikwento ho ang pangyayari. Ng June 20 po, ng umaga, may tumawag po sa mama ko. Mga pulis po. Anong oras po yon? Ano po, after lunch po, yung unang tumawag po ay si Torres. Tapos po, yung pangalawa po, yung isa rin pong pulis. Tapos sinagot po yun ng mama at papa ko. Anong lugar po ito? Taga saan po kayo? Antipolo po. Anong barangay sa Antipolo? Langhaya po. Okay. So, nang umaga, dun sa sinabi niyong pecha? Opo. Anong pecha huuli yun? June 20. June 20. Nang umaga po. May tumawag sa mama niyo o sa papa niyo? Sa mama ko po. Na isang pulis? Opo. Nakilala niyo, alam niyo yung pangalan? Kilala ko po siya. Torres. Opo. Alam niyo po ba yung ranggo? PO3 po. PO3 Torres. Opo. Alam mo po ba na talagang pulis siya ng Antipolo? Dati po ngayon, wala na po siya sa pagkapulis. Okay. Ngayon, wala na. Okay, so ano pong nangyari after that? Tapos dali-dali pong umalis yung mama at papa ko. Tapos dala po nila yung ano, iriremit na pera dun sa Rabe. Sino hong nagsabi na may iriremit na pera? Papa ko po, tsaka si mama. Sinabi po ng inyong mga magulang sa iyo? Nagtanong ka bakit magre-remit sila ng pera? Opo, dahil po yun siya, shabu, last na po yun. Yung magre-remit sila, last na po talaga yung pera na yun na i-remit po nila kasi magbabago na sila. O, ano yung sinasabi mo na magre-remit ng pera? Opo. Sa kay Rabe? Opo. Na sinasabi mong pulis? Pinagbentahan po. Bakit sila magre-remit? Pinagbentahan po ng shabu yun. So sinasabi mo ngayon na nagbebenta ng droga ang inyong mga magulang? Opo, galing po sa kanila yun. Teka muna, pakitanong muna Mary Rose, no? Pakisagot lang please kung ano lang po ang tanong, no? So sabi mo nga, pinapunta sila kung saan man sila. Opo. Pumunta. Opo. Gawa nung sinabi ni Rabe. Opo. Na narinig nyo sa cellphone. Opo. Ang speaker, na pumunta sila kasi tapos sinabi nga ng parents mo na may ire-remit. Opo. So ang tanong po ng marami si... Okay, for the case involving husband and wife, Rodelio Campos and Rosalie Campos, our witness is the daughter or one of the children, Mary Rose Aquino. Nasaan po si Mary Rose? Mary Rose, sumumpa ka na kanina? Okay. Nagsumumpa ka na po kanina, so hindi na po kailangan na magsumpa uli. So ganun din po ang gagawin natin, Mary Rose. Papakwentuhin po namin kayo yung sa istorya nyo, dun sa mga pangyayari, dun sa pagpatay sa inyong mga magulang. So relax lang po kayo. Ang importante, totoo, ang sasabihin, malinaw ang istorya. Okay? So, Mary Rose, ilang taon ka na? 23 po. Taga saan ka? Antipolo po. Ilang kayong magkakapatid? Lima po.
Okay, so itong si Rodelio Campos and Rosalie Campos, mga magulang niyo sila. Opo. Ikailang anak ka? Panganay po. Panganay. Opo. Ilan po kayo magkakapatid? Lima po. Okay.